sabihin, hanggang kamatayan, kapatid na Rodel, dapat yung magagawa niya ay gawin niya. At ang kanyang para maluwalhati niya ang Diyos ng kanyang kamatayan. Na yung kanyang kamatayan na yun, eh tatanda siya, kapatid na Rodel. Sa pagtanda mo, nakita mo, no? Kapatid na Rodel, pagtanda mo, Enrica, eh, liwanag naman yun eh. Pagtanda mo, iuunat mo na yung kamay mo. Eh, kailan mo ba iniuunat yung kamay mo? At dumating ka na siya, iuunat mo na yung kamay mo. At yun, kaya sinabi, ipinaaalam sa kanya anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos. Anong ikamamatay niya? Kailan niya iuunat yung kamay niya? Di ba yun yun? Iuunat niya yung kamay niya, pagtanda niya. Ay, ano yung unat ng kamay niya na pagkatapos sinasasta? O yan. Habang siya kapatid na rin eh nabubuhay at meron pa siya magagawa, dapat pakanin niya ang kordero, pakanin niya ang tupa, alagaan niya ang tupa, at maluluwalhati niya ang Diyos hanggang sa kanyang kamatayan, kapatid na Rodel. Yan. Kaya po, mga kapatid, dapat, sabi nga nung kanta natin, kung tayo matanda na, kahit maputi na ang ating buhok, kahit tayo matanda na, nakikita naman natin, hanggang sa nagagawa ng ating mga kapatid, hanggang hindi pa natin iniuunat ang ating mga kamay na tayo binibigkisan ng iba at pinadala dun sa hindi natin ibig, dapat gawin natin ang ating magagawa na pagsamba sa Diyos. Kaya dapat na mapahalagahan yung pagkatao ko, sapagkat uminaman ang ating mga pagkatao laman na natili ang ating pagkataong loob ay nakabihis ng damit na walang kasirahan. Sana mga kapatid, tulog-tulog tayo. Kaya nga, sabi ko mga kapatid na Rodel, alam nyo, ibigin ninyo ang pagkakapatira, sabi ng Biblia. Ibigin natin ang pagkakapatira. Isurround natin ang ating mga sarili, kapatid na Rodel, noong hindi tayo dadalhin sa hindi natin ibig. Amen po ako yan. Yan. Diba? Eh ano ibig sabihin? Hindi kayo lilibing. Hindi. Sa isang banda, sa isang paraan, alam mo, si Solomon iniligaw yung kanyang puso nung matanda na siya. Kaya alam nyo, mas maganda, habang tumatanda tayo, ang nasa paligid mo, yung hindi magliligaw sa'yo, kapatid na Amen. Diba? Na kahit na matanda ka na, eh, kasama mo sila, nasasamba at luluwalhati sa Diyos hanggang kamatayan. Hindi ka dadalhin sa pagsamba sa ibang Diyos. Kaya nga, yung mga matatanda nating mga kapatid, na nag-iisa na lang kayo sa buhay o kaya ang mga kasama ninyo sa buhay halimbawa kung saan pa kayo dinadala, dito na lang kayo sa ating home for the elderly, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos, para hanggang sa huling pinti ng ating mga buhay, maluwalhati natin ng ating mga pagkatao ang Diyos na lumalaksaan. Sana po ay maibaon ninyo ang mga bagay na ito para sa unang araw ng ating pong paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos sa isang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Sa Diyos po ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailan-kailanman. Salamat sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. At ganito, mga kapatid, ito.